mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Hangad ko po na patuloy na maluwalhati ang ating Panginoong Diyos sa pag-uusap na ito. At sa inyo pong lahat na narito sa ating DevCon stage, sa comment section, magandang gabi po. Hindi ko na po kayo isa-isain. Limitado po ang aming pong oras at mamaya na lang po siguro. Ano, pero maligaya po kami na kayo po ay nariyan at nakantabay po sa amin. Okay, ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr., member po ng Seventh-day Adventist at ang tumatayo po na kinatawan ng Roman Catholic Church, ang ating pong napakahusay na defender ng Roman Catholic, ang kapatid na Denmar Santiago, isa pong Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, national debater, kaya hindi po ito basta-basta mga kapatid. Isa rin po ay Luzon Organizer at Regional President ng Luzon. Ayan, no? Kaya ho, ang kausap po natin na malaking tao ito, hindi ho ito basta-basta. At naniniwala tayo, lahat ng bibitawan niyo ngayon ay official statement from Roman Catholic Church, no? Kasi meron siyang titulo na napakalaking daladala. Okay? Ang ating mahal na ina ay ina din ng ating Panginoong Jesucristo na ating tinatawag na Theotokos, na ibig sabihin ay ina ng Diyos, no? At sa pagkakataong ito, patutunayan naman natin na si Maria, no? Ito ay asawa, no? Asawa ng Espiritu Santo. At sa pagkakataong ito, patutunayan naman natin na si Maria, no? Ito ay asawa, no? Asawa ng Espiritu Santo. At sa pagkakataong ito, patutunayan naman natin na si Maria, no? Ito ay asawa, no? Asawa ng Espiritu Santo. Basahin po natin ang katunayan ng Biblia, na yan ay pinatutunayan ng Biblia. Sa Lucas 1, sa talatang 35, sabi ay ganito, no? At sumagot ang anghel sa kanya, no? Ito sabi, no? Ito, no? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang ang bata, no, na yung kanyang panganganak daw ayon sa anghel ay tatawaging anak ng Diyos, no. So ngayon nabasa natin yung katunayan sa Biblia na nasa Lucas 1:35, and a mystical spousal relationship, no, niya ang Espiritu Santo. Pag sinabi nating a mystical spousal relationship, this is not about yung sinasabi nating legal spousal. Si Joseph ay legal na asawa ni Santa Maria. Si Joseph ay legal na asawa ni Santa Maria. Si Joseph ay legal na asawa ni Santa Maria. Si Joseph ay legal na asawa ni Santa Maria. Sila lamang ang siyang maliligtas. Okay, your time starts now. Okay. So, kapatid na Denmar, good evening. Okay, this is my first question. Nawala si Denmar. Ayun. Sabi niyo po kanina, ang legal na asawa ni Maria ay si Joseph, ano, o si Jose. Ang tanong ko po,
Yun ho bang Holy Spirit, legal po ba niyang asawa o illegal? Categorical po. Legal po ba o illegal? Legal yon. Sabi niyo po kanina, ang legal na asawa ni Maria ay si Joseph ano o si Jose. Ang tanong ko po, yun ho bang Holy Spirit, legal po ba niyang asawa o illegal? Categorical po. Legal po ba o illegal? Legal yon. Ang tanong ko po, yun ho bang Holy Spirit, legal po ba niyang asawa o illegal? Categorical po. Legal po ba o illegal? Legal yon. Legal yon. Legal yon. Legal yon. Lalaganap pang kasamaan at sila'y magkakahuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan. Pag sinabi natin a mystical spousal relationship, this is not about yung sinasabi nating legal spousal. Si Joseph ay legal na asawa ni Santa Maria. Ang tanong ko po, yun ho bang Holy Spirit, legal po ba niyang asawa o illegal? Categorical po. Legal po ba o illegal? Legal yon. Legal yon. Next question. Kung pareho silang legal na asawa ni Maria at si Jose ay ikinasal, saan mo mababasa sa Biblia na yung Holy Spirit ikinasal kay Maria para maging legal? Okay. Wala tayong mababasa na si Maria at si Holy Spirit o yung God the Holy Spirit ay nagkasal. Ilan ang asawa ni Maria? Isa o dalawa? Ang asawa ni Maria ay isa, no? Isa. Isa sa legal, no? Kung pag-uusapan natin si Joseph ay legal, no? Ang Espiritu Santo ay kanyang mystical spouse. Ilan ang asawa ni Maria? Isa o dalawa? Ang asawa ni Maria ay isa. Ilan ang asawa ni Maria? Isa o dalawa? Ang asawa ni Maria ay isa. Ang asawa ni Maria ay isa. Ang asawa ni Maria ay isa. Okay, next question. Sabi ninyo ngayon, ang asawa ni Maria ay si Jose na legal. Sabi mo kanina, yung Holy Spirit at yung kay Joseph, parehong legal. Bakit ngayon, isa na lang ang legal? Alin sa dalawang sagot po ninyo ang titindigan ninyo? Okay. Una, sagutin ko muna yung bakit. Kasi kanina, pinapipili mo ko ng legal at illegal. So, meaning, pipili ako doon sa legal sapagkat ang Espiritu Santo ay tunay naman naging asawa ni Santa Maria. Sa pagiging mystical, no? Tinatayuan ko rin na si Joseph, no? Siya ay legal na asawa, no? Legal na asawa, no? Totoong asawa din. Okay, next. Ilan ang asawa ni Maria? Isa o dalawa? Ang asawa ni Maria ay isa. Ang asawa ni Maria ay isa. Ang asawa ni Maria ay isa. At ang tumatayo po na kinatawan ng Roman Catholic Church, ang atin pong napakahusay na defender ng Roman Catholic, ang kapatid na Denmar Santiago,
isa pong Catholic faith, lay apostolic movement of the Philippines, national debater, kaya hindi po ito basta-basta mga kapatid. Isa rin po ay Luzon organizer at regional president ng Luzon. Ayan, no? Kaya ho, ang kausap po natin na malaking tao ito, hindi ho ito basta-basta. At naniniwala tayo, lahat ng bibitawan niyo ngayon ay official statement from Roman Catholic Church, no? Kasi meron siyang titulo na napakalaking daladala. Pansinin pa ninyo yung kaninang tanong natin. Ano? Nagkaroon siya ng dalawang magkaibang sagot. Sabi niya, yun daw ang legal ay dalawa. Oh? Yung Holy Spirit at si Jose. Kalaunan sa ating patuloy na pagtatanong, ang legal na asawaan niya, si Jose. Kaya pinamili natin alin sa dalawa ang kanyang titindigan. Ay sabi niya, pinili niya yung dalawa. Nagbago na naman. Ano? Ganito ho sabi ng Biblia mga kapatid. Santiago 1:7-8. Huwag isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Siya'y taong may dalawang akala. Pabago-bago ang pag-iisip sa lahat niyang gawain. Ang sininunin niyo mga kapatid? Pagpabago-bago tayo ng sagot, delikado ho yan. Oh, hindi ho dapat pagkatiwalaan na pagdating sa katotohanan, mga kapatid. Ano? Ngayon. Oh, napatunayan ho natin, hindi pwedeng ikapit yung mystical na sinasabi po niya doon sa Lucas 1:35. Kung ang legal na asawa ni Maria ay si Jose, ano ngayon ang banal na espiritu? Lalabas niyan, hindi siya legal. Tinanong natin, may pagkakasal bang nangyari? Wala. Oh, kundi yan ay mystical. Ikinakapit lang mo yung salitang mystical para mapatunayang tama yung mali nilang doktrina. Ano ho? Yan. Sana ho ay napansin po ninyo ngayon. Yung dalawa namang legal na asawa ho yan. Oh, ni Maria, yan ba ang panukala ng Diyos? Magkaroon ng dalawang legal na asawa? Kaya pansinin ho ninyo mga kapatid, wala na ho sa katotohanan yung hulog ng doktrina na ipinagtatanggol ng atin pong afirmatibo. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakahulo. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahan.